Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isa sa matatalakay natin ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay ito ay magbibigay sa atin ng dahilan upang maiwasan natin ang tinatawag na riba o kaya ay ang tinatawag na paghahanap buhay na mayroong dagdag o mayroong interes. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqara ayon sa kahulugan ng talatang ito. Alladhina ya'kuluna ar-riba, silang mga tao na kumakain ng riba o naghahanap buhay na mayroong dagdag o mayroong tubo, la yaqumuna, hindi sila titindig sa kanilang libingan sa araw ng muling pagkabuhay. Illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu shaytanu minal mas, maliban lamang sa katulad ng pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas na nagdulot sa kanya ng pagkaligaw. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba. Sila yaong mga tao na sinasabi nila, innamal bay'u mithlu ar-riba, na ang pangangalakal ay katulad din ng pagpapatubo. Ibig sabihin ay ikinukonsider nila ang paghahanap buhay na mayroong tubo ng katulad ng pangangalakal. Alam nating lahat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa nabanggit na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabir radiyallahu anhu qal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la'anallahu آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Katakot-takot na hadith na naisalaysay ni Jabir, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'an Allahu akil ar-riba, isinumpa ng Allah ang taong kumakain ng riba, ang taong naghahanap buhay na mayroong tubo, isinumpa ng Allah. Ibig sabihin nito ay malayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallahu akila riba wa mukilahu, at ang pinagkakatiwalaan nito, wa shahidaihi, at ang dalawang saksi nito, wakatibahu, at ang tagasulat nito, isinumpa ng Allah. Malayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan ang riba. Kritikal mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kritikal na makitungo o maghanap buhay na mayroong tubo. At kritikal din na magkaroon ng kaibigan na ang kanyang hanap buhay ay patubuan o kaya ay nagpapatubo ng salapi. Isa sa mga kasaysayan na kung saan ay kasaysayan ng isang pantas, tanyag na pantas, kung paano niya iniiwasan ang riba, si Abu Hanifa, na kung saan ay mayroong nakapagsalaysay na nagkaroon ng utang ang isang lalaki sa kanya.
pinuntahan ni Abu Hanifa kasama ang kanyang mga estudyante. Pinuntahan nila ang lalaking ito na sa araw na yaon ay tanghaling tapat. Ibig sabihin ay sobrang init ang araw, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pinuntahan ni Abu Hanifa, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama niya ang kanyang mga estudyante. At pagdating nila sa bahay ng lalaking iyon, ay kinatok ni Abu Hanifa ang pintuan. At nang makatok niya ang pintuan, napansin niya na sa itaas ng pintuan na mayroong bubong. Nasisilungan si Abu Hanifa, umatras si Abu Hanifa doon sa labas, doon sa mainit na lugar. Nagtaka ang kanyang mga kasama o ang kanyang mga estudyante. Abu Hanifa, bakit pa kailangan na umatras tayo? Bakit pa kailangan na pupunta tayo dito sa lugar na napakainit? Bakit pa kailangan? Sabi ni Abu Hanifa, mayroong utang sa atin ang lalaking yan. Pero hindi tayo pwede mag-isti dyan sa kanyang silong, silong ng kanyang bubong. Ibig sabihin ito ay bilang pag-iiwas sa tinatawag na shubhatu riba. Pagka ibig sabihin ay kaduda-duda na maaaring magiging riba. Natatakot na nakakuha siya ng interest, nakakuha siya ng dagdag na hindi dagdag na pera, hindi dagdag na kasangkapan o kayamanan, kundi dagdag na napakinabangan niya ang bahay ng taong yon na nakasilong siya doon sa bubong. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isa sa subha, ibig sabihin ay kaduda-duda na pangyayari na kung saan ay hindi naman malinaw, wala namang hadith, wala namang talata na iyon ay halal o kaya ay iyon ay ibig sabihin ay haram. Tingnan ninyo mga kapatid ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir, kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko, sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagsasabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Napakalinaw ang hadith na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na magbibigay sa atin ng aral. Sino tayo para magsabi na ito ay haram, iyan ay haram, iyon ay haram? Si Propeta Muhammad ay sinabi niya, innal halala bayyinun, katotohanan na ang halal ang ipinahintulot, bayyinun, napakalinaw. Wa innal harama bayyinun, katotohanan na ang haram ang ipinagbabawal, bayyinun, napakalinaw. Wa bainahuma umurun mustabihat, at ang pagitan nilang dalawa ay mga bagay na kaduda-duda. Mga bagay na kaduda-duda. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hindi alam ng karamihan sa mga tao. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano ang halimbawa ng halal na alam natin na ito ay malinaw? Isang talata na makikita natin sa Suratul Ma'idah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum. Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakumut tayyibat, ipinahintulot sa inyo o naging halal, halal na sa inyo ang mga mabubuting o kaya ay mga ipinahihintulot o pwedeng kainin. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum, ang pagkain, ang mga kinatay ng pinagkalooban ng kasulatan. Kinatay ng pinagkalooban ng kasulatan, hillun lakum, ay halal sa inyong. Malinaw na halal na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman ang halimbawa ng malinaw na haram ipinagbabawal? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Napakalinaw mga kapatid na nananampalataya sa Allah.
Makikita rin natin sa Suratul Maida na ayon sa kahulugan ng talatang ito, hurrimat alaykumul maita, ipinagbawal sa inyo, haram sa inyo ang maita, ang hayop na namatay, na hindi nakatay. Hurrimat alaykumul maita tuwaddam, at ang dugo, walahmul khinzir, at ang laman ng baboy, wama uhilla li ghayrillahi bi, at ang anumang kinatay na bilang pag-alay na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay malinaw na ipinagbabawal. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, katotohanan na ang halal ay malinaw at katotohanan na ang haram ay malinaw. Wa bainahuma umurun mushtabihat, sa pagitan nilang dalawa ay mga bagay na kaduda-duda. Kapag mayroon tayong mga bagay na kaduda-duda, hahatulanan natin. Kung mayroon tayong makita, mayroon tayong masilip, mayroon tayong mapansin, mayroon tayong mabasa, hahatulanan natin na sabihin natin na yan ay haram. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw na siya ay naglalakad. Naglalakad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita niya ang isang tamar, isang dates dito sa daan. Isang dates dito sa daan. Bagamat ang dates na ito o ang tamar na ito, maaaring nahulog na galing sa taas. Subalit ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula anni akhsha an takuna min tamri sadaqa la akaltuha." Kung hindi lamang ako natatakot, kung hindi lamang ako nangangamba, sabi ni Propeta, na ang tamar na ito ay baka galing sa kawang gawa, baka ang tamar na ito ay min tamri sadaka, baka ang tamar na ito ay galing sa kawang gawa, la akaltuha, kakainin ko na, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bagay na kaduda-duda, huwag tayong maghatol. Marami tayong makikita, marami tayong mapapansin, marami tayong mababasa, marami tayong maririnig, marami tayong mapapansin sa ating mga kapatiran o sa mga kapwa natin na mga Muslim na ang bilis nila magsalita ng haram. Yan ay haram. Huwag mong gawin yan, bro, haram. Yan ginawa mo, haram. Sino tayo para magsalita ng haram? Maaari nating pwedeng sabihin, kung hindi natin alam sa talata, kung hindi natin alam sa hadith, yan ay kaduda-duda. Maaaring mahulog sa halal, maaaring mahulog sa haram. Subalit, ang riba, kaya iwasan. Iwasan ang riba. Bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Dahil ang riba ay napakalinaw na sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na tayong dapat isipin pa na baka ito ay kaduda-duda o kaya ito ay subha, kundi malinaw na sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Datapwat ipinahintulot ng Allah ang pangangalakal, ang pagkakaroon ng business, anumang uri ng business, ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harrama ar-riba, at ipinagbawal niya ang riba. Ipinagbawal niya ang paghahanap buhay na mayroong tubo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, iwasan natin ang tinatawag na riba. Kung sakaling mayroon tayong mga kaibigan na naghahanap buhay na mayroong riba, ibig sabihin nito, maaari na bigyan natin sila ng payo upang maiwasan ang tinatawag na riba, dahil ito ay malinaw sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay ipinagbabawal, at malinaw rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito rin ay ipinagbabawal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.